Ayan na. Ah, wala to. Ano to? Napalaban kami ng gusto eh. Sabi ko na nga ba, kaya pala ibay ka ba ng dibdib ko nung isang araw pa? Huwag kang mag-alala, Mariana. Okay na si Kapitan. Okay? Bakit hindi niyo man lang ako pinatawagan dito sa bahay? Para naman ako nagbantay sa'yo sa ospital. Ito talaga, misis ko. Tapos na yung nangyari sa akin eh. Nanginginig ka pa rin sa takot. E ano pa kaya kung may tumawag dito at sinabi masama nangyari sa akin? Asawa mo, kung may karapatan na akong malaman lahat ng nangyayari sa'yo, paano ako matatahimik tuwing lumalabas ka dito sa bahay? Mariana, huwag kang mag-alala. May isa po sa akin ang asawa mo. Siyam ang buhay niyan. Siyam. Kahit na siyam ang buhay ng pusa na uubos din yan, natatapos. Ano po? Ano ba natin ang dasal kay Ana? Maraming nagsasabing ang pag-ibig raw ay parang isang sugal. Kung minsan panalo, kung minsan talo. Kung nadidiktahan lamang sana ang bawat pagtibok ng puso ng isang tao, malamang nawala kahit anumang kaso ng katulad ng matutunghayan ninyo ngayong hapon, kina Mariana, Roberto at Wendy. Tatlong pusong nagsugal para makaranas lamang ng sinasabing tunay na pag-ibig. Alam kong marami sa mga manunood ngayon ang makakakita ng sarili sa tatlong pangunahing tauhan. Marahil, ang ilan pa nga ay nasa ganitong sitwasyon sa kasulukuyan. Kaya, samahan po ninyo ang inyong lingkod si Atty. Jose Sison upang bigyan kayo ng aral sa kaso ng pag-ibig sa aming episode ngayon na pinamagatang Huwag Mong Kunin Ang Lahat Sa Akin. Tama. Ikaw naman, kaya na ba ako nagluto ng hindi masarap? Oo nga naman. Masarap magluto yata si Mama, di ba? Lalo na kung may kiss galing kay Junior. Kay Junior Suji! Kiss, Mama! Oo, di ba? Pero mas masarap kung may kiss galing kay Papa. Naku, talaga yung taong to. Naku, paano pa ako matatapos na? Naku, sige, maglaro na lang muna kayo. Pag tapos na ako magluto, tatawagin ko na lang kayo. Okay? Teka nga muna. Punta kayo na po, Amiga. Huwag sabihin, papasok ka na naman. Hindi, okay na to. Hindi pa magaling yung sugat mo. Anong okay na yan? Oh, okay na to. Tuyo na to. Tsaka, pinatawag na ako ni General Tamayo eh. Gusto niya yata ako makausap eh. Kaya magpapareport ako sa kanya mamaya. Tingnan ko kung anong kailangan niya sa akin. Pag sinabi niyang mag-duty ka, huwag ka muna pumayag ha. Sabihin mo, hindi mo pa kaya. Ha? Si Mama talaga. Di ba, no, Suji? Masyado nag-aala. Hindi ko pwede si Daddy magtrabaho sa'yo sa paghihulay natin ito eh. Alam ko sa Maynila, ligtas ka. Pero malayo ka naman sa akin at sa anak mo. Ikaw lang naman ang ayaw sumama sa akin eh. Papa, paano naman si Ama? Sino magbabantay sa kanya? Yun lang bang dahilan kaya ayaw mo sumama sa akin sa Maynila? Hayaan mo. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, babalik agad ako rito. Sorry, Marian. Pero, kailangan ko malis. Mahal kita.
galit eh. Kagabi, iyak nang iyak. First time kasi kami maghihiwalay eh. Bakit galit ba? Hindi naman. Pero, hindi niya talaga maintindihan yung pagiging sundalo ko eh. Ewan ko ba sa'yo, Kap? Mayaman naman kayo. May lupain dito sa Mindanao. Bakit pa pagsusundalo pinasok mo? Kung papaliwanan ko sa'yo, hindi mo rin maintindihan eh. Siguro, dadalas ako na lang pagdalaw ko dito sa kanya. Mahal na mahal ko yung misis ko eh. Tara na, baka malate pa tayo. Aha. Ilang beses mo babasahin ang mga sulat ni Mariana? Eh, sa isang taon natin pumamalagi dito sa Maynila, ilang kahong gatas na bang napupuno ng mga sulat na yan? Alam mo, may inggit ka. Mabuti pa ay matulog ka na. At pabayaan mo ako rito. Nag-i-enjoy ako dito sa mga sulat ng misis ko eh. Hoy! May sumusulat din naman sa akin ano? Yun nga lang, hindi kasing dalas ng mga sulat ng mag-asawa. Eh, para bang hindi na kayo nakikita, madalas ka lang umuwi sa Mindanao. Alam mo, pare, ang kulit mo talaga. Mabuti pa, matulog ka na nga. Ha? Pabayaan mo ako ito. Nag-i-enjoy ako eh. Oo, sige, bahala ka na. Patayin mo yung mga ilaw at lumalaki na yung bill natin sa kapupuyat mo. Sige, pare. Gusto mo, basahin ko ito para sa'yo. Sige, good night. Good night. Gutom ka yata, Rod, ah? Sir, nagutom. Ha? Sir, mga na. Sige, kain ka. Mukhang napas na pang tulog natin. Sinanghali tayo ng gising. Oo nga eh. Napuyat kasi ako eh. Sumulat kasi ako kay Mrs. eh. Tsaka inayos ko yung mga gamit ko dahil uuwi ako sa Sabado eh. Walang Diyos. Nang dahil sa pag-ibig, umigli ang Mindanao at Maynila sa inyo. Ano kayo masarap dito? Prito tayo. Ito. Miss, pahingin ng isang pritong isda at tsaka yung kare-kare. Sa akin yung adobo ha. Isang pritong isda na rin. Ayun. Tsaka dalawang soft drinks. Ayun, tsaka soft drinks. Adobo, tsaka... Yan. Adobo, bakit adobo, yan? Tsaka... Isa pang isda. Isa pang isda. Yan. Salamat. Ilan po ang kanin nyo? Sir. Huy! Ha? Kanin daw. Ha? Ito kanin. Ha? Isa. Ikaw pare. Dalawang kanin ako. Ganda, no? Okay. Maganda pa rin, misis ko. Ibig nga naman. Salamat. Salubong para sa'yo. Tsaka kay Suji. Thank you. Nasaan yung anak ko? Naku, pinasyal ni Umara. Ha? Pinasyal ni Umara. Eh, hindi naman ako kasama dahil masama ang pakiramdam ko. Ano? Halika na. Masama ang pakiramdam mo? Baka naglilihi ka na. Ha? Hindi. Paiba-iba kasi yung klima natin dito eh. Kailangan ko lang siguro ng pahinga. Eh, bakit di mo sinusulat sa akin yung nararamdaman mo? Susulat ko sa'yo eh, para ano pa, para mag-alala ka lang ang gusto. Bali, wala to. Walang kwenta to. Walang kwenta? Walang kwenta ba yun? Natatamlay ka na? Mabuti siguro eh. Pahinga muna tayong dalawa sa kwarto. Mahirap talaga yung magkalayo tayo, ano? Hindi kita pwedeng pantayan. Huwag ka mag-alala.
Mamaya tatawag ako sa Maynila. Sabihin ko dun na sa makalawa na ako makauwi. Para naman na may time ako para sa'yo. Talaga? Oo. Siyempre, hindi kita pwedeng iwan. Lalo nang ganito yung kondisyon mo. Diba? Buti na lang, nagkasama ka po. Hindi ka ba napapagod? Magpahinga ka muna, Wendy. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Maghapon ako rito. Sa lit ng lugar na to, imposible hindi ko malalaman yung pangalan mo. Ah, ako nga pala si Captain... Roberto Del Rios. Paano mo nalaman yung pangalan ko? Eh, sa tinagal-tagal nyo rito, maaari ko bang hindi itanong sa makasama ko kung sinong kapitan panay ang tingin sa akin? Maupo ka muna. Satsyahin ko itong kantin. Yung major ang asawa niya dito sa campo. Bagong dating ka rito, no? Kahapon lang. Galing ako Mindanao. Inassign ako rito eh. Mabuti naman. Bakit? Ibig sabihin, kung hindi ka na destino rito, di hindi kita makikilala. Ganda mo talaga. Come Ayos naman ang lagay ko rito. Pambabait ang mga kasama kong sundalo. Medyo nasasanay na rin ako. Pero siyempre, yung lungkot, hindi pa rin nawawala. Lagi ko nga tinitingnan yung litrato mo at ng anak natin. Maski pa paano, nababawasan ang lungkot ko. Paulit-ulit kong binabasa ang mga sulat mo sa akin. Tini-imagine kong kasakasama kita rito sa Maynila. Ingatan mo ngayong sarili at ihalik mo na rin ako sa bata. Hanggang dito na lamang, mahal kita, Roberto. Naku, sa tansya ko, ikasandang beses mo nang binasa yung huling sulat ni Roberto. Wala naman ako ibang magawa eh. Pasyal ka. Galing ako sa ama mo. Dinalan ko siya ng mga sariwang prutas. Talaga? Ay, siya man pala. Ito sa inyo mag-ina. Maraming salamat. Si Roberto kaya? Kain kaya ito ng ganito kasariwang prutas? Itong taong to, wala ka ng bukang bibig kundi ang asawa mo. Ano ka ba naman? Eh, bumabalik-balik ko man siya rito, ah. Alam mo, kung ako sa'yo, huwag mo masyadong pakaisipin yun at baka hindi makatulog at makakain sa kaiisip rin sa'yo. Sige, ikaw rin. Thank you.
sa'yo. Bakit? Ibig sabihin, anong okasyon? Wala. Di ba pwede kitang bigyan ng bulaklak? May magsiselos ba? Wala. Baka may magagalit. Baka meron sa'yo. Ha? Baka may babae kang hindi man sa Mindanao. Ano? Tama ako. Teka. Ang dating kasi sa'kin sa mga sinasabi mo eh, parang nagsiselos ka. Eh kung magselos ako, ayaw mo. Bago ka magselos, mabuti siguro tanggapin mo muna yung imbitasyon ko na lumabas tayo ngayong gabi. Magpasyal tayo. Tara! Ha? Bakit? Ano? O bakit? Okay sa'yo? Tara na! Iyapat ko eh. Ano na tanggihan mo ako eh? Yes! Dahil sa labis na kalungkutan ni Roberto at pangungulila sa asawa, naramdaman niyang unti-unting nahuhulog ang loob niya kay Wendy. Ang minsang paglabas-labas na yon ay nasundan pa ng hindi mabilang na mga paanyaya hanggang sa tuluyang magkarelasyon ang dalawa at ito'y nanatiling lihim kay Mariana. Si Wendy. Wala, inatid ko na. Pare, sorry ah. Hindi ko alam, dito ako matutulog eh. Hindi naman sa ganun, pare. Bakit mo pinakialaman ng si Wendy? Eh, gusto niya eh. Type niya ako eh. Patay kang bata ka. Alam mo naman, major ang uncle nun. At saka, paano na si Mariana? Pare, wala siyang alam tungkol dito ah. Tingnan mo na. Niloloko mo pa pala. Sasabit ka niyan. Pare, kayang-kaya ko to. Alam mo naman na nalulungkot ako rito eh. At si Wendy lang nakakaalis ng lungkot ko dito. Tsaka si Mariana, asawa ko yun. Hindi magbabago yun. Pero salamat sa concern mo. Ang sa akin ay paalaala lang. Kapitan ng ranggo mo, kaibigan pa kita. Katungkulan ko yun, okay? Siya nga pala, nakahingi ako ng 2 weeks leave. Uwi ako sa Mindanao. Baka may gusto kang padala sa mga magulang mo. Bigay mo na lang sa akin. Sige, magpapadala ako ng sulat at pera kay Mamang. Ikaw nang bahala. Sige, Froyla. Pahinga muna ako. Ako na pagod ako eh. Tapusin ko lang ako. Sa pagsusulatan lang matutuloy yung relasyon natin. Namalaki na ang anak mo. Gusto ko nasa tabi ka niya. Ayokong ako lang ang nakasubaybay sa kanya. Kahit ako eh.
Pero tingin mo eh, gusto ko yung ganitong sitwasyon. Ayoko rin eh. Pag malayo nga ako sa inyo eh, masama loob ko, mabigat sa akin. Pero kung di dahil lang sa akin na... Sino pa ang tungkulin mo? Alam mo, minsan nagsisisi na ako kung bakit sundalo pa pinakasalan ko eh. Sabihin mo, hindi ka seryoso sa sinabi mo. Masakit yun. Masama lang ang loob ko. Baka kasi may makita kang iba. Hindi ko kaya yun. Walang nasabi si Roberto sa asawa. Nanatiling tahimik ito dahil alam niyang kasalukuyan na niyang ginagawa ang iniisip pa lang ni Mariana. Nagpatuloy ang ganoong sitwasyon sa buhay nilang tatlo. Lumipas ang ilang taon. Gabi-gabi na, hindi ka pa pumunta dito. Hindi ba pwedeng bukas na tayo mag-usap? Pwede mo lang ako tawagan sa opisina eh, di ba? Eh, hindi ko mahintay yung bukas eh. Gusto kong makita yung expression ng mukha mo ngayong gabi sa ibabalita ko. Bakit? Ano yun? Ano yung mabalita mo sa akin? Lakas ng grip mo. Buntis ako. Ano? Buntis. Di ba nagpipilis ka? Eh, isang beses ko lang ginamit yun kasi nahihilo ko eh. Hindi ka pa natutuwa? Hindi. Nabigla lang ako. Nabigla lang ako. Pwede naman tayo magpakasal. At least, hindi magagalit yung uncle ko kung sakasakaling malaman niya yung dako dito. Pakasal? Yun lang naman ang solusyon eh. Para hindi tayo magka-problema pare-pareho. Bakit? May problema ba? Ha? Wala. Huwag mong sabihin sa akin hindi mo ako pakakasalan. Magpapakamatay ako. Hindi ko kaya dalhin ng kahihiyang to. Mahal kita, Roberto. Pangako. Magiging mabuting asawa ko sa'yo. Aalagaan ko ang magiging nating anak. Pagsisilbihin kita, pakasalan mo lang ako. Walang nagawa si Roberto kundi ang pakasalan si Wendy. Kahit ito'y kasal na sa asawang Muslim na si Mariana. Inilihim na lang niya ng tuluyan ang tunay na pamilya sa Mindanao. Kahit ang kaibigang si Froilan ay hindi na rin nagsalita para maiwasan ang mas grabing komplikasyon. To live this world.
this island of life. Stand together for life. We will hold a child in our arms. Without woman, earth would fade and die. Without woman, who am I? Mama! Mama Katero! Oy. May surat ba ako? Miss Mariana Del Rios. Mariana, no? Mariana Del Rios. Dali, ha? Tutag-tutag. Salamat. Nakakatuwa naman kayong dalawa ni Kapitana, no? Para kayong bagong mag-asawa kong magsulatan. Masulatan talaga ako sa asawa ko. Bukod sa tapat na, responsabling ama pa. Mabuti naman hindi ka nagaya dyan sa ibang mag-asawa na nakukonsumi. Dahil sa iba't ibang asawa. Okay, sige. Sige. Salamat. Love letter na naman ang kaibigan ko, ah. Siyempre. Ay, naku, umiyana nga to. Umara. Oh, ano kaya magandang irigalo sa asawa ko sa karawan niya? Regalo? Eh, ba't hindi ka lumabas ng Maynila? Sorpresahin mo siya doon. Lumabas ng Maynila? Oo nga, no? Pero paano naman? Sino may iwan kay Suji at kay Ama? Anong ginagawa ko rito? Kaya ka nga may kaibigan eh, para may dadamay sa'yo sa mga emergency bagay na yan. O ano? Kailan ka luluwas? Tanong, saan po ba ang sakayan papuntang Santolan? Doon, may mga sasakyan doon. Salamat. Saan ba sa Santolan? Sa Kali Magtibay. Ah, taga ron ako. Hindi pa ako tapos mamalengke. Basta, sumakay ka na lang sa tricycle tapos sabihin mo, ihatid ka doon. 2 piso lang yung pamasahe, ah. Salamat. Kasi akong trabaho eh. Tsaka, teka, paano mo nalaman yung lugar namin dito? Magtanong-tanong ako kung pumunta ako sa kampo. Ito ba bahay niyo ni Freylan? Ang laki, no? Ang ganda. Ano eh? Dito na lang muna ako titira ng ilang araw para magkasama naman tayo. Ha? Hindi pwede. Huh? Hindi mo ba nababasa yung mga dyaryo? Red alert kami ngayon. Delikado dito eh. Hindi po
sa atin. Hindi ka pala ligtas dito eh. Alam mo naman trabaho ko eh. Kapitan ako rito eh. Hindi ako makaalis dito. Di ba? Alam mo yun, di ba? Nagulat ka na gusto, no? Akala mo hindi kita kayang sundan dito? Titignan mo, hanggang ngayon nangingilig ka pa rin. Parang hindi ka makapaniwala na dito ako sa harapan ko. Okay. Okay na. Marian! Oh, isa pa to! O, kamusta ka na, Froilan? Mabuti, ba't napaluwas ka? Eh, party na mister ko bukas eh. Oo nga, pero masyado tayong busy, di ba? Marami tayong trabaho. Oo, busy kami, busy. Alam mo, siguro mas mabuti pa eh, sa labas na lang tayo mag-celebrate. Di ba? Mas okay yun. Eh, ba't sa labas pa tayo mag-celebrate? Eh, magagastos pa tayo eh. Maaga pa naman, pwede naman ako magluto. Ha? Ha? Ay, hindi pwede! Hindi pwede, hindi pwede! Hindi pwede, hindi pwede. Kasi yung ref, walang laman, walang pagkain. Tsaka walang gas, walang gas, walang gas. Yun, tsaka tama, walang gas. Diba? Mas mabuti pa, kumain tayo sa labas, doon tayo mag-celebrate ng birthday ko. Yun! Ha? Yun. Diba? Mas okay yun. Ha? Ano? Ready ka na? Ha? Tara, ganito na lang tayo siguro. Pare, si General dumarating. Si General? Teka, dyan ka muna. Ha? Si General? Oo. Muna si General. Baka hindi ka payagap pumunta ng Mindanao pag nakita kayo ni Mrs. dito. Tama. Mabuti pa, umakit muna kayo ng kwarto. Oo. Ako nang bahala dito. Oo. Putahan mo na, putahan mo na. Pare, putahan mo na. Wendy, may tawag ko sa machine sa camp. Kailangan pumunta ka agad tayo ron. At ikaw, muna ibababa ko muna. Hindi, hindi, hindi. Nagmamadali, emergency na ako. Kailangan pumunta ka agad. Dali, kailangan tayo magmadali. Diretso mo sa machine. Wala na? Siguro... Wala na? Wala na, umalis na. Siguro mabuti pa. Pumunta ka sa airport, bumili ka ng ticket papunta Mindanao. Ha? Tapos ako, pupunta ako dito sa office. Hihingi ako ng emergency leave para makapunta ako sa Mindanao. Magkikita tayo doon. Ha? Hihingi ako ng siguro 1 week. Siguro okay na yun, ano? 1 week. Tapos pero alam mo naman, kailangan kong bumalik dito kagad dahil may trabaho ako. Ha? Ano? Okay na yan? Ha? Siguro, tara na. Wait, ito ba sa'yo? Ha? Samahan na kita. Sus, nandito ka pala eh. Ba't mo ako pinapunta sa kampo? Ha? Pinatawag kasi ako sa opisina eh. Ay, papadala nila ako sa Mindanao dahil may mission daw akong gagawin doon. Parang top secret yata, secret mission, ganun. Kaya, papakuha sana ako ng damit sa'yo. Kaso lang, hindi ko alam na magtatagal ka, kaya eto, ako nang gumagawa ng empake ko. Ganun ka pala eh. Ako na magpapatulong yan. Ha? Sige. Ilang araw ka naman doon? Sandali lang. Isang linggo lang. Hindi ka dito magbabirthday. Maghahanda pa naman sana ako. Ano kaya? Sumama na lang ako. Ha? Sama na lang ako. Oh, wag. Hindi pwede. Hindi. Alam mo, red alert kami doon. Delikado doon. Di mo ba alam? Kaya nga, may secret mission akong gagawin doon eh. Alam mo naman yung buhay ko, di ba? Buhay sundalo eh. Kapitan pa naman ako. Mahirap. Baka mamaya may mangyari pa sa'yo. Eh kung may mangyari sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ha? Babalik ka agad ako. Isang linggo lang. Isang linggo lang. Pagbalik ko, nalabas tayo. Ha? Basta alagaan mo lang yung baby natin. Ha? Anong gusto mo pagsalubong, ha? Ikaw. Sige. Mag-iingat ka. Okay. O, si. Pusin mo na yan. Kailangan ko mabalis eh. Kompleto na ba yan? Kompleto na to. Ako ano ba yan? Bigla-bigla yung mga... Baka mamiss ko pa yung flight ko.
Gano'n mo ako kumahal? Ano namang klaseng tanong yan? Wala. Gusto ko lang marinig. Walang katapusan. Kahit anong gawin mo, patuloy pa rin kitang mamahalin. Kahit malaman mo, bukod sa'yo, meron pang iba. Meron nga ba? Wala. Luloko lang kita eh. For example, naisip ko lang, kung wari, malayo ako sa'yo. Malungkot ako. Tapos, may dumating. Naipit ako. Bumigay. Ano kayong mararamdaman mo? Paano kung sabihin ko sa'yo, nalungkot din ako? Naghanap din ako ng iba? Anong mararamdaman mo? Wala ganyan na nakuna ng tanong sa'yo eh. Sabutin mo muna yung tanong ko. Dali, isa lang tayo. Mag-asawa tayo. Kung anong nararamdaman mo, yun din ang nararamdaman ko. Meron nga ba? Wala. 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 You're my one only. Paano? Aalis na ako. Ha? O, bakit? Ewan ko, parang ayaw kita paalisin eh. Babalik ako. Pangako ko sa'yo. Ha? Kaya na. Basta, maghintay ka. Darating ako. Pag hindi ako makarating, patawarin mo sana ako. Hindi ko alam paano ko umpisahan. Huwag mong sabihin may nangyaring masama sa asawa ko. Wendy? Ang eroplanong sinasakyan ni Roberto, bumagsak. Disgrasya siya. Hindi nangyari yun! Ang asawa ko yan!
yung uwi ko na sa Mindanao ang bangkay ng asawa ko. Mariana. Parang awa mo na. Hayaan mo lang ilibing dito si Roberto. Buhay na ng asawa ko, inangkin mo na. Hanggang pa naman sa kamatayan niya, ikaw pa rin ang masusunod. Ako ang unang asawa ni Roberto. Ako may karapat ng lahat ng ito! Kasatid kami. Ligal na lahat ng papeles namin. Kung anong meron siya, meron din ako dahil mag-asawa kami sa harap ng tao at ng Diyos. Kung nauna sana ang kasal niyo kaysa sa amin, paano mong sabihin yan? Pero ako ang una. Ako ang ligal. At sinisiguro ko sa'yo, ni Aling Kabak na mga gamit ng asawa ko, wala kang makukuha. Kaya pagsawaan mo na ng mga mata mo, ang bangkay ng asawa ko, dahil yan na muli yung pagkikita. Umabot sa hukuman ang pagtatalo ng dalawang babae. Pareho nilang sinaad na sila ang lehitimong byuda ng nasirang Roberto na may karapatan sa ari-ariang naiwanan. Ayon sa hukuman, ang kasal ni Roberto at Mariana na ginawa ayon sa seremonya ng relihiyong Islam na siyang relihiyon nilang dalawa ay kinikilalang legal at may bisa. Kaya't ang kasal ni Roberto kay Wendy ay hindi maaaring legal. Dahil dito, ang mga ari-ariang naipundar nila noong sila'y ikinasal ay ari-arian ng mag-asawang Roberto at Mariana. Kalahati lang nito ang kay Roberto. Ang kalahati ay mapupunta kay Mariana. Yung kalahati ni Roberto lamang ang paghahati-hatian ng kanyang tagapagmana. Walang makukuha si Wendy dito sapagkat ang kasal niya kay Roberto ay walang visa, kaya siya'y hindi isang tagapagmana ni Roberto. Pero ang apat na anak ni Wendy kay Roberto ay may mamanahin bilang anak sa labas na kinikilala ng batas na mga dapat magmana. Kaya't yung kalahati ni Roberto ay mapupunta sa mga sumusunod. Isa't kalahati sa lehitimong anak ni Roberto kay Mariana na pagpapartihan ng parehas ng nasabing mga anak. At isa't ikapapat kay Mariana at ang natitirang isa't ikaapat sa mga anak ni Roberto kay Wendy na pagpapartihan nila ng parehas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana'y may napulot kayong aral sa ating kaso ngayong hapon. Sa mga babaeng tulad ni Wendy, matutunan sana ninyong mali ang magtiwala lamang sa tibok ng puso o damdamin bago gumawa ng napakahalagang hakbang sa buhay tulad ng pagpapakasal. Huwag padadaig sa silakbo ng damdamin para hindi maging isang sugal ang samahang inyong pinasukan kung saan kayo'y pwedeng matalo. Hanggang sa susunod na linggo, ito po si Attorney Jose Sison na walang sawang nagpapaalala sa inyo na kapag may katwiran, ipaglaban mo. Mariana, marahil ay kagustuhan na rin ng Panginoon ang mga pangyayari. Sino nga ba ang higit na may karapatan at pag-aari kay Roberto? Ito na ang kasagutan. Kung nabuhay man siya,
Marahil ay isa rin sa atin ang laging lumuluha at nagpaparaya. Tapos na. May lamat na. Ngunit, maaaring bahagyang mabawasan ang kirot kung tayo magsisimulang muli sa piling ng ating mga anak. Patuloy nating mahalin si Roberto at para sa kanyang katahimikan. Patawad, Mariana. Alam mo na hindi ko ginustong saktan ka. At lalong hindi ko ginusto ang masaktan. Wendy. Nasa'yo ang ligay. Sa piling mo, sinta at ang patulusan. Madilim na kahapon, di ko na alam. Thank you.